Samantala, tumilapon po ang isang babaeng may polio matapos mabangga ng isang sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Narito ang unang balita ni Cesar Apolinario, exclusive. Bibili lang ng tinapay sa bakery ang biktimang PWD na si Catherine Lobitanya sa bahagi ng Commonwealth Avenue, Barangay Old Balara, Quezon City. Sa bangketa na tamang daanan ng mga pedestrian siya naglalakad para iwas disgrasya. Pero ang pribadong sasakyang ito, biglang umiba ng linya. Sumampa sa bangketa at natumbok si Lobitanya. Tumilapon ang biktima habang ang sasakyan nagtuloy-tuloy pa rin at muntik nang bumangga sa nakaparadang truck. Nung nangyari yung insidente, eh napakaluwag nung daanan. Tingin ko yun, nakatulog ka yun, no? Napuruan ang biktima na ginagamot pa rin ngayon sa ospital. Nakiusap ang pamilya na hindi muna magbibigay ng pahayag dahil inaasikaso pa sa ospital ang biktima na kailangan daw maoperan sa ulo dahil sa sugat na natamo matapos mabangga at tumampas sa simento. Sabi ng doktor ng neurosurgeon, 4 parts of her brain ang na-damage. Massive hemorrhage nga. So, syempre nalungkot kami. Iniimbestiga na ng QCPD Traffic Sector 5 ang kaso. Sa salaysay ng driver, iniwasan daw niya ang mga harang sa highway kaya napunta sa bangketa. Wala naman sign na may iniwasan siya. Malayo-malayo dun sa sinasabi niya. Ito ay maaaring human error at siya ay nakatulog nung mangyari yung insidente. Nakausap na raw ng driver ang pamilya ng biktima at may kasundo ang pinirmahan ang magkabilang kampo. Pangako raw ng driver na sasagutin ang gaso sa ospital hanggang gumaling ang biktima, pati ang sweldo nito sa trabaho sa mga araw na hindi papasukan. Gusto nga sana natin, sampahan ng kaso, kaya lang ang nangyayari, may iwan yung biktima para gumasto sa sarili niya. Pag kaya hindi niya na tinulungan, open naman to, pwede natin isampa ulit yung kaso. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.